guys, good morning. Today po ang gagawin natin is gagawa na po tayo ng layout kung paano gumawa ng layout para sa ating digital signage for our branches or our offices na kailangan nating i-display kung may announcement man or sa front desk yung kung may monitor sila sa likod. So ito na, nasa admin na tayo. So punta lang tayo sa layout. Resolution kung anong gusto nyo, kung HD ba yung TV nyo, 4K, cinema, 720, 430, or ano siya. Then, save lang. And so, bali yan na yung layout natin. So, makita na nakalagay empty region. So, nalagyan natin muna ng background para background image. So background image, pwede kayong mag-add. Add background image. Ganyan. Bago piliin natin desert or sige, desert na lang. Then desert para hindi kayo malito mamaya pag marami na kayong naka-upload. Color niya black, so mas ang editor natin edit ng year
para madali. So dito yung size niya, 48px, gawin ko ng 72. Yung color, black kasi yan eh, pag FF. Nalabas siya. Then add ulit tayo ng isa pang region. Selected region pala. So mas medyo tricky siya pero maganda to guys para sa mga small businesses na ngayon ayusin natin yung translation niya. Scale type niya.
So mas maganda maglagay kayo nung default niya para yung lalabas dito ng business Xibo ibang yung nilagay niyong ano, yung lalabas na tala, nag-extra ka lang yung system. Seconds, mag-iiba-iba yan. So, usin natin yung time sa center natin. Balik na lang tayo dun sana. Pandita. So, sa clock.
Signage, tignan natin kung ano yung itsura ng ginawa natin. Wait lang, isa ko lang ng konti pala ito dito. Ganito siya. So ito guys, para yan, kita nyo guys ano yung sura ng ginawa natin. So ito yung mga picture slideshow yan, nag-slide. So edit ulit natin, may ayusin natin.
upload ka, or pwede mong lagay video, ito text, may text promo ka, ganyan, magkano yung amount. Then dito, mga promotion mo, kung anong gusto mong ilagay. So guys, so ngayon ito muna. So watch out lang kay susunod kung paano nga natin i-connect yung mga monitor natin, or dapat kasi kailangan din ng may mga CPU yun. CPU yun din installan natin ng Xibo client. So guys, thank you guys. Bye bye.